Noong mga nakaraang araw po ay nakita natin ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kalikasan nang pinatahimik niya ang dagat, nang pinatahimik niya ang unos. Pagkaraan po ay nagnilay tayo ang kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapagaling sa kitongin, ang pagpapagaling sa babaeng dinudugo, ang pagpapagaling sa anak ni Jairo o resuscitation back to life. At ipinakita po ron ang kapangyarihan ni Jesus laban sa iba't ibang uri ng karamdaman at kapangyarihan ni Jesus na bumuhay ng mga patay. At ngayong araw na ito po ay pinakita naman ni Jesus ang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan laban sa demonyo. Christ has power, absolute power over the devil. At nakakagulat po, ang demonyo kilala siya. Dalawang lalaki po ang pinahihirapan at inalihan ng demonyo. At napakabangis ng mga demonyong ito. Kaya, nung nakita ang Panginoon, anong pakialam mo sa amin? Palalayasin mo na ba kami agad? Hindi pa ito ang oras. The devil knows the Lord. Kaya isang hamon sa atin na kilalanin din natin ang anak ng Diyos. Kita mo, anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? He knows that Jesus is the Son of God. Tayo po kaya, kilala rin natin ang Panginoon? Kilala rin po ba natin ang kanyang pinahahalagahan? Kung yung demonyo kilala siyang anak ng Diyos, ikaw, gaano mo kakilala ang Panginoong Diyos? At makita po natin ang pumasok po doon sa dalawang lalaki, pulutong. Evil wants company. Evil tribes in conspiracy. Kaya kung makikita po ninyo sa mundo, marami pong mga kasamaan is perpetuated not only by single people, but by two or more people. Conspiracy. Sa mga pandaraya, sa opisina, sa bangko, sa iba't ibang antas ng buhay, kailangan may kapartner. And the devil knows this. Kaya akala nila ay makapangyarihan na sila. At isang refleksyon na makikita po natin, it's time Jesus will have an opposition. Lagi na lang may kumakalaban sa Panginoon. When He's doing good, when He's healing, when He's preaching. Pero nakita natin, ang kapangyarihan ng Panginoon ay labis-labis laban doon sa mga demonyo. They are no match with the authority of Jesus Christ. Kaya naman, naglayasan ang mga demonyo. Sila na mismong nakiusap na sana'y palipatin sila sa mga baboy. Why? Because nobody exists in a vacuum. Pag pinalis ka, kailangan merong kang puntahan. They have to go to a person, to a thing, para po mag-exist. At tamang-tamang may mga baboy. Kaya yung mga baboy naman, rumagasa doon sa bangin na may tubig, patay silang lahat. Mga kapatid, nakakapagtaka lamang po sa bandang huli ng banal na ebanghelyo ay bakit pinaalis ng mga taga Gadareno, Gadinero, ang Panginoon. Gumawa na nga ng kabutihan, pinaalis pa. Why? Sabagkat na akala nila si Jesus ay demonyo rin. Na merong malaking, mas malaking kapangyarihan kasi pinalayas yung mga demonyo, pulutong ng demonyo. So mas malakas na demonyo itong nasa harapan natin. Hindi nila alam, Jesus conquered evil
by doing something that is good. And his power is over and over and over and above the power of the devil. Isa pa kong refleksyon na pwede kong sabihin sa inyo ay dahilan po sa namatay ang mga baboy, malaking lugi sa kanila sa ekonomiya. At yung takot na maihahasik na dito sa lugar nito ay maraming demonyo. Kaya pinaalis nila ang Panginoon. When economy is down, pinaalis nila ang Panginoon. When the economy is up, the Lord is welcome. Sana po hindi ganyan po tayo. Whether we are down, we are up, we are for the Lord. And the intention of the devil is to destroy the beautiful plan of God. Pero, nakita po natin ang katotohanan. We cannot conquer evil by doing something that is evil. But we can conquer evil by doing something that is good. Nariyan po ang demonyo, pero tayo magwawagi sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng kanyang dakilang dignidad bilang anak ng Diyos. Kaya patuloy tayo, kapit lang kay Lord para magtagumpay at magkameron ng panibagong buhay. Amen.